For this video guys, I'm gonna refer to an expander. So, ano sabi ng ano, maingay daw. So, nakita natin guys sa likod. Tingnan natin, natanggal yung brake niya. Natanggal yung tornilyo ng brake. Kaya pala maingay sabi ng may-ari. So, tara guys, samahan niyo ako repair natin. So, yun guys, babaklasin po natin yung ano, yung tornilyo niya sa likod. Kasi hindi po natin matatanggal yan pag di natin binaklas ng buo. Kaya babaklasin natin ng tulo to. So tinatanggal ko yung tornilyo niya. So may apat na tornilyo yun guys. So tanggalin lang natin para ano, para malaman natin yung makita natin yung loob. Yan. So tinatanggal ko siya guys. Tinatanggal ko yung tornilyo. Yan. So kailangan gamit lang kayo ng ano, ng Phillips screw mahaba. Hindi pwede ma-exceed yan. Kailangan may mahaba kayo guys. Ayan. So tanggalin ko lang muna guys. Natanggalin natin yung tornilyo, so tatanggalin naman natin yung ano niya. Naku, nakaano yun guys, so may size yung ano, kailangan may tearings kayo. Ayan, so size 10 yan, may tornilyo pa yan, size 10 po yan. So lalagay, gamit tayong tearings, number 10. Yan, number 10, yan, pakita ko sa inyo guys, yan, number 10, mm, 10 mm, tearings. Ayan, mahaba, so tatanggalin natin guys, so mamaya na kasi wala taga video. So yun nga, natanggal na nga natin. Medyo ano lang siya, yung pinipihit na natin ang kamay kasi maluwag na naman siya. Kanina kasi ano, masikip yan, natanggal na siya. Iniikot ko lang ng kamay ko. So habang iniikot ko, naka-video siya. So yun guys, kung bago na kayo guys sa channel ko, subscribe sa my TV. Yung guys, so tinatanggal na natin. Pinipihit. Kasi natanggal na natin guys yung number 10. So gamit lang talaga na tayo ng T-range para matanggal natin yan. So ayan, so ano muna natin, buksan na natin guys. So yun guys, so bubuksan na natin. So prepare ko na yung video para makita nyo kung paano ibuksan yan. So itutumba lang natin yan guys, yan. So tanggalin muna natin yung, natanggal na naman natin yung sa tab nya. So itutumba natin yan, wala na naman tornilyo yan. Bubuksan mo lang ganyan. So dandahan lang kayo guys kasi baka mapunit nyo yung velo set ng spin dryer nyo. Baka maano pa, lalo pang masira. So habang ginaganyan ko siya guys, inuhugot ko kasi yung ano, tab kasi naka-bound siya sa motor. Ngayon, pag natanggal na yun guys, pwede na natin tumba yan. So, dapat tanggal mo yung wiring niya guys, at saka yung sa brake niya. Kasi pag ano, mapigtas, baka mabutas pa natin yung hose. Iniikot ko lang siya guys. Yun, tatanggalin ko na. Yun. Ganyan lang guys, dandahanan talaga kayo guys. Para hindi tayo, hindi masira yung ano. So guys, so natanggal na natin. Natanggal na natin, tingnan natin loob. Ayun guys, so natanggal yung ano niya sa brake, yung tornilyo ng brake. Yun, hanapin natin tornilyo guys. Ayun, ito may tumalsik isa. Isa na lang yung nakita natin tornilyo. So wala na tayong ano, mahanap na ibang tornilyo. So ang gagawin natin guys, hanap tayo ng ibang tornilyo. Ikakabit lang natin yan para mawala yung ingay niya. Kasi sabi nga mayari, maingay nga daw. Sobrang ingay, nagkikiskisan na yung ano, yung bakal sa bakal. So hanap lang muna tayong tornilyo guys. Yun, so isang tornilyo lang talaga. So wala ta naman akong nahanap nitong tornilyo, isa lang talaga. Baka nalaglag na sigurong tatlong tornilyo dapat yan nakakabit eh. Buti na lang meron akong in-stock ng mga tornilyuhan. Ahanap tayo ng pares niyang sukat guys na tornilyo para maikabit natin yung sa brake niya. So ayan, may nakita na ako guys. Sim sila ng laki, ayan. Tatlo. Hanap pa tayo ng iba, baka may mahanap pa tayo ditong magandang ano, klase. Tatlo kasi kailangan natin. Kailangan kapareha siya ng sukat sa butas ng ano, pagkakabitan natin ng brake. Ayun, nakahanap na ako guys. Ayun, tatlo na. So, yan, pwede na natin ikabit guys para matesting na natin. Yun, ikakabit lang natin yung ano, yung tornilyo na natanggal para mawala yung ingay niya. Kasi sabi nga nung mayari, may ingay. Kakabit lang natin guys. Yun, kabit mo lang ganun. So, dapat ang brake nyo guys, nakatutok dun sa may ano, palabas. Hindi mo siya pwedeng ikot-ikot. Dapat nasa labas siya papunta. Yun, nakakabit na natin yung tatlong tornilyo yan guys, nakatago yun. Okay na yan guys, hindi na siya maingay. So mamaya itetesting na natin. Kakabit lang muna natin yung kaha. So yun, nakabit na natin yung kaha. So dapat pag nakabit ng kaha natin, dapat nakalabas yung ano natin, brake. So meron pa tayong kakabit guys yung sa ano niya. Kailang i-ano natin yung butas ng ano, para may lagay natin yung screw na tinanggal natin mahaba. Yun, nakakabit na natin yung screw na mahaba guys, ng number 10 na mm. Kailangan may tearings talaga kayong ginagamit para maikabit nyo yan. Yung pwede na natin ayusin yung ano niya, yung brake niya. Okay na yun guys. So yun, kabit na natin para may testing na nang mayari. Yun, nakabit na nga natin ng overall. So mayroon na, nakabit na natin yung brake. So lagyan na natin sa tanda. O saan po natin tinanggal, doon po natin babalik. Babalik na natin maayos yan.
Tapos mamaya-maya guys, pwede natin i-testing kung wala na siyang ingay. So, testing na natin guys. Let's go! So guys, okay na yung ginawa natin dryer. Ano siya, maingay lang siya kasi gawa nang natanggal nga yung brake niya. So, ito guys, nakaplug na po yung outlet natin. Testing na po natin guys kung may maingay pa rin. Kasi kanina, maingay daw sabi na mayari. So, guys, so nakaplug na. So, tayo natin testing. So guys, umiikot na siya. Ayan, wala ka nang maingay na marinig kasi naibalik na po natin yung brake. Ayan, normal na ano na siya, yung dryer na ano. Tanggal kasi yung brake niya, natanggal yung tornilyo. So guys, so dito ko na tapos yung vlog ko. Maraming salamat. Subscribe as to BTV. Let's go!